Si Mike Brown ang scientist na naging dahilan kung bakit natanggal ang Pluto mula sa pagiging planeta. Sa pagiging dwarf planet na lang, ang siya ring nagsasabi ngayon na may isang planetang nagtatago sa bandang dulo ng ating solar system sa isang rehiyong lagpas sa kinaroroonan ng planetang Neptune na tinatawag na Kuiper Belt. Ang planetang ito ang posibleng pangsiyam na planeta sa ating solar system, kapalit ng Pluto. Kabagis, yan ang inyong matutunghayan sa videong ito. Si Mike Brown, isang professor ng planetary astronomy sa California Institute of Technology o Caltech, ay nakilala bilang Pluto Killer. Kung siya man ang naging dahilan ng pagkabawas ng isang planeta sa ating solar system, ngayon naman ay tinatrabaho niyang magkaroon ulit ng ikasyam na planeta. Taong 2016, nang inanunsyo ni Mike Brown at Konstantin Batygin, isa ring professor ng planetary science sa Caltech, na nahanap nila ang ebidensya na mayroong giant planet na mga 10 beses na mas mabigat kaysa planetang Earth. Sa ganitong bigat ay walang dudang isa nga itong planeta at papasa sa 3 kriteriya ng IAU o International Astronomical Union. Di umano, ang planetang ito ay 20 times na mas malayo kaysa planet Neptune sa araw at naroon ito sa bandang outer solar system. Tinawag nila itong Planet 9. Ang ebidensya ay nakuha nila sa pamamagitan ng mathematical modeling at computer simulation kung saan nakita nilang may isang mabigat na bagay na nakaka-impluensya sa isang grupo ng mga Kuiper Belt object. Nakakagulat, kakaiba kasi kung paanong ang mga orbit ng mga objects na ito ay pare-parehong hinihila at pumapanig sa isang direction. Ang isang pinakamainam na explanation dito ay ang presensya ng isang napakalaking bagay o planeta. Sa kalkulasyon ni na Brown at Batygin, nakakakompleto ng isang ikot sa orbit ng araw natin ang pangsiyam na planetang ito tuwing 18,500 years. Ganun siya kalayo. Noong taong 2021 ay sumulat ng panibagong analysis at prediksyon si na Brown at Batygin. Sinabi nilang mas malapit, mas maliwanag at mas madali itong makita kesa sa mga una nilang projection. Imbes na 18,500 years bago makakompleto ng ikot sa orbit sa Sun ang Planet 9, ay mga 7,400 years lang pala na ang ibig sabihin ay mas maliwanag dapat ito kapag tiningnan sa mga telescope sa Earth. Imbes na times 10 na mas mabigat ito sa Planet Earth, ay mga 6 times lang pala itong mas mabigat. Kaya pwedeng para itong isang super Earth na rocky planet, o pwede rin itong parang mini Neptune na gas planet. Sinabi rin nila Brown at Batygin sa kanilang mga isinulat na nasa 99.6% na ang tsansang ang Planet 9 nga ang may kagagawan ng abnormal o kakaibang orbital alignment sa grupo ng mga Kuiper Belt object. Kumbaga ay halos sigurado ng mayroong Planet 9 ang kaso wala pang nakakakita rito. Taong 2016 pa lang ay hinahanap na ito hindi lang nila Brown at Batygin, kundi pati ng karamihan ng mga astronomers dahil napakalaking karangalan ang magiging discoverer ng isang planeta. Lalo pat ang pinakahuling na diskubre ang planetang Neptune ay noon pang taong 1846, pero sadyang mailap ang Planet 9 kaya gumawa na ngayon ng parang treasure map sina Brown at Batygin base sa mga bagong kalkulasyon na magtuturo kung saan banda sa kalangitan posibleng makita ang Planet 9. Ito ang mapa ng buong kalangitan, yung kulay pula ang lugar kung saan mataas ang probability na nandun ang Planet 9. Ito naman ang posibleng distansya ng Planet 9 na nasa 300 AU. Ang isang AU o astronomical unit ay ang distansya ng Earth sa Sun na nasa 150 million kilometers. Kaya ang 380 AU ay mga 380 times ng layo ng Earth sa Sun o mga 57 billion kilometers. Ngayong may treasure map na, imbitado ang lahat na hanapin ang Planet 9. Pero ang warning lang ng mga astronomers, kailangan pa rin ng malaking observatory na may malakas na telescope para mahanap ang mailap na planeta. Dahil sa layo nito, inaasahan nila Brown at Batygin na makakaya ito ng paparating na Vera Rubin telescope na inaasahang magiging operational ngayong taong 2023. Kabagis, isubscribe mo na ang channel na ito dahil sobrang daming dekalibreng kwento ang naka-line up na lalabas dito.